Siya ang naging isang taong tinamaan ng kidlat ng 7 beses. Oo, 7 beses! Siya si Roy Sullivan na ipinanganak on February 7, 1912. 1936, si Roy ay nagtatrabaho bilang park ranger sa Shenandoah National Park in Virginia. Mas kilala siya sa lugar nila bilang Human Lightning Rod or Human Lightning Conductor dahil sa laging nangyayari sa kanyang nagsimula in 1942. In April 1942, nagpapatila ng ulan si Roy sa isang fire lookout tower nang bigla itong makidlatan at nagsimula ng sunog. Agad namang nakatakbo si Roy pero hindi pa siya nakakalayo, dito na siya unang tinamaan ng kidlat. Swerte namang nabuhay si Roy pero nasunog yung kanang binti niya pati na rin yung mga daliri niya sa paa na tumagus pa doon sa may sapatos niya. 27 years after ng unang pag-atake sa kanya ni Thor, inatake siya nito ulit. July 1969, habang nasa gitna ng biyahe, tinamaan ng kidlat yung sasakyan ni Roy na dumaan doon sa may bintana. Nawalan ng malay si Roy pero pagkagising niya, buhay pa naman siya pero nasunog ang kanyang kilay, pilik mata at ang buhok niya sa ulo. Since 2 beses na nga tinatamaan ng kidlat si Roy, dito nga niya naisip na baka tama na yon, pero hindi pa pala. Magalipas ang isang taon, in July 1970, nakatayo sa labas ng bahay niya si Roy nang bigla siyang tamaan ulit ng kidlat. Unang tumama yung kidlat sa isang poste, tsaka naman tumama sa kaliwang balikat niya. In 1972, sa pang-apat na beses, habang nagtatrabaho si Roy, tinamaan siya ulit ng kidlat na nagpasunog ulit sa buhok niya. Dahil nga paulit-ulit siyang natatamaan ng kidlat, dito naisip ni Roy na baka parang teka lang, bakit parang merong gustong tumapos sa buhay niya. Kaya naman sa mga sumunod na buwan, tuwing bumabagyo, hindi maiwasin ni Roy na abangan na lang na tamaan na lang siya ng kidlat. Lagi na rin siyang nagdadala ng tubig just in case na tamaan siya ulit ng kidlat at masunog ulit yung ulo niya, pero eventually nangyari ito ulit. August 7, 1973, habang nagtatrabaho si Roy, napansin niyang parating na nga yung bagyo kaya sinimulan na niyang lumayo. Pero ayon sa kanya, sinusundan daw siya ng ulap. Nang medyo malayo na si Roy doon sa may bagyo, bumaba siya doon sa sasakyan niya at kung hindi ba naman siya sineswerte, dito pa siya tinamaan ng 5 beses. Layo na siya at lahat-lahat pero sinusundan pa rin siya ni Thor. Tumaan daw ulit yung kidlat mula sa kaliwang braso niya papunta sa kaliwang binte hanggang sa may sapatos niya. Sobrang lakas ng pagtama ng kidlat sa kanya, kinailangan niyang gumapang pabalik sa may sasakyan niya para kunin yung tubig para ibuhos sa ulo niyang nasusunog. But wait, there's more dahil hindi pa rin siya tinigilan nung umaasinta sa kanya sa taas. On June 5, 1976, sinabi ni Roy na hinahabol nga daw siya ulit ng kidlat at sinubukan niya nga ulit tumakas pero tinamaan pa rin siya at nagpasunog ulit sa buhok niya. On June 25, 1977, nangingisda si Roy nang bigla na naman siyang tamaan ng kidlat sa ulo. As usual, nasunog na naman yung buhok niya na gumapang mula sa dibdib niya papunta sa may tiyan niya. Nabukang bumalik ni Roy pabalik sa may sasakyan niya pero dito naman siya inatake ng isang bear. Kahit nag-aapoy yung ulo niya, nilabanan niya yung bear at tinampas niya ng kahoy na nagpatakbo dito. Yun kay Roy, may mga tao daw na umiiwas sa kanya dahil iniisip nila na baka pag tumabi daw sila kay Roy, baka tamaan din sila ng kidlat na ikinalungkot ni Roy kasi pala kaibigan naman daw siya. Katunayan, ang mismong asawa ni Roy ay tinamaan din ng kidlat habang nagsasampay and oo, kasama niya si Roy habang nagsasampay siya noon. 7 beses na tinamaan ng kidlat si Roy, hindi ito naging sapat para matapos ang buhay niya. At on September 28, 1983, bago pa tamaan ng 8 kidlat si Roy, binawian na siya ng buhay sa edad na 71. At hindi pala kidlat ang tatapos sa buhay ni Roy, kung hindi ang sarili niya. Dahil sa mga nangyari sa kanya, kinilala si Roy ng Guinness World Records na nag-iisang taong tinamaan ng kidlat ng ganito karaming beses. 2 sa mga sombrero or ranger hats ni Roy ang nakadisplay sa Guinness World Exhibit Halls in New York and South Carolina. In sa pag-aaral, ang chance na matamaan ng isang tao ng kidlat na aabot sa edad na 80 years old ay 1 to 10,000 lang. Pero itong si Roy, ginawa pa niyang 7 beses.